Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Heto ng mga eksena ng ating abangan ngayong araw ng Biyernes. Inimbitahan ni Dr. Sandy itong si Diane na magpunta sa kanyang klinik. Doon ay tinanong niya ang dalaga kung kakilala nga raw ba talaga niya itong si Dr. Jill at kung magkaibigan nga raw ba sila. Hindi rin daw kasi siya makapaniwala na talagang magpupunta sa mga ganung klaseng lugar itong si Doktora kung hindi dahil kay Diane. Totoo nga raw ba na talagang pinagtanggol lamang siya ni Doktora Jill laban kay Enzo? Ilan lamang ito sa mga katanungang ibinato ni Doktora Sandy nang dumating si Diane sa kanyang opisina. Sinabi ng dalaga na ayaw na nga raw niyang sumagot pa sapagkat baka mas lalo lamang daw lumaki ang gulo. Sagot naman ni Doktora Sandy, malaki na ang gulo. Tulungan niya nga raw sana ito sa kanyang kaso. Sa pagkakataong ito ay sinabi ni Diane na ayaw niya nga raw pag-usapan ang mga bagay na ito dahil wala sa tamang lugar. Wika ni Sandy, nagmalasakit nga raw itong si Jill para sa kanyang kapakanan. Sana naman daw ay ibalik ito ni Diane para kay Doktora. Tugon ng dalaga ay wala nga raw alam itong si Doc Sandy para sabihin ang mga bagay na ito. Sagot naman ang isa, anong ibig mong sabihin? Nagdesisyon itong si Diane na hindi nasagutin pa ang kanyang katanungan at nagpaalam na nga ng tuluyan. Sa kabilang dako ay pinagluto ni Dr. Jill ang kanyang anak na si Dio ng paborito niyang putahe. Sa paglabas ng binata ay tila nahihiyanga ito na lumapit sa kanyang mga magulang. Nang sila ay umupo na sa hapagkainan, agad na nagsimulang nagsalita itong si Dr. Jill at humingi ito ng pasensya sa kanyang anak sapagkat nadadamay nga raw kasi ito sa kanyang mga problema. Huwag nga raw itong mag-alala dahil naayos na nga raw ito unti-unti. Ganoon pa man ay nagpasalamat din ito kay Gio sa ginawang pagtatanggol nito sa kanya. Humingi rin ng sorry itong si Gio sa kanyang ina at sa huli nagkabati na nga sila. Samantala, nabanggit naman ni David na maaari nga raw sila mag-celebrate dahil ma-approve na nga raw ang kanyang proyekto kinabukasan. Saan nga raw ba nila gustong magpunta? Sa Hong Kong? Paris? Natatawang sinabi ni Gio na alam naman daw niya na architect ang kanyang papa. Pero wag naman daw sana itong maging drawing dahil alam niya na sa huli ay Session Road lamang daw ang bagsak nila. Sagot naman ni Jill, mas maganda nga raw siguro kung unahin muna nila ang urgent financial matters. Mas masarap nga raw kasing bumiyahe kung wala na silang ibang intindihin. Tila napawi naman ang matamis na ngiti ni David. Tuluyan na kayang maresolba ang mga problema ng pamilya ilustre? Ito po ang mga eksena ng ating abangan dito lamang sa The Broken Marriage Vow. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.